Magandang magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa mga sumusubaybay ng Sambuhay TV. Higit lalo sa mga kababayang nasa iba't ibang lugar sa buong mundo. Inaasahan ko po na kayo po'y nag-i-enjoy ng pagdiriwang ng Pasko na siya nating pinakahintay at pinananabikan. Ang topic po na ating pag-uusapan ngayon ay ang pamilyang Pilipino. Ito po ay kasabay ng ating pagdiriwang ng pamilya ni Jesus, Maria at Jose na ating pong ipinagdiriwang Linggo pagkatapos po ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang paksa pong ito ay napapanahon at akmang-akma, tamang-tama napapanahon sapagkat ang pamilyang Pilipino kasalukuyan po ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Una muna po ay ang ating balikan sa ating isipan kung ano ang plano ng Diyos sa pamilyang Pilipino. Alam po natin sa kasaysayan ng ating mahal na Panginoong Diyos, ang pamilya ay mahalaga. Mahalaga sapagkat si Jesus ay dumating sa atin, dumating sa daigdig, at siya'y dumating sa pamamagitan ng isang pamilya. Si Jesus ay nagkaroon ng ama sa katauhan ni Jose, siya ay nagkaroon ng ina sa katauhan ni Maria. Si Jesus ay dumating at nabuhay, lumaki at naging ganap na tao sa loob ng isang pamilya. Kaya po ang pamilya ay mahalaga sa simula pa lamang. Sa plano ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, ang pamilya ay napakahalaga. Sa loob ng pamilya, ang isang tao ay mabubuhay, lalaki at lalago sa kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano at bilang isang mabuting tao. At para po sa ating mga Pilipino, ang pamilyang Pilipino po ay napakahalaga. Malaki po ang pagpapahalaga na ibinibigay dito. Kaya nga po kapag dumarating ang Pasko, ang mga Pilipino kahit nasa malayong lugar, pilit na uuwi pagdating ng Pasko sapagkat ang Pasko ang pinakamasayang okasyon para magkaroon ng pagsasama-sama, bonding at reunion. At dito ay muling binubuo at pinasasaya ang pamilyang Pilipino. Ang pamilyang Pilipino sa kasalukuyan ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. At ito po ay kinakailangan nating malaman. Magkaroon tayo ng awareness kung ano ang pinagdadaanan ng pamilyang Pilipino. At ako po ay magtatalakay ng apat na mahalagang bagay na nakakaapekto ngayon sa pamilyang Pilipino. Ang una po ang negatibong epekto ng media. Alam po natin ang media ay malaking bagay. Napapabilis ang pagbibigay ng impormasyon. Marami tayong natututunan. Mabilis ang ating access sa mga bagay na gusto nating malaman, lalo na sa karunungan, kung wasto at maayos ang paggamit ng media. Subalit alam din natin na ang media ay nagiging sanhi at nagiging daan ng pagkakamali, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. Ang ating po mga kabataan ay napakadaling magkaroon ng access sa ating media. At kung ang ating mga kabataan ay walang pagsasaalang-alang o hindi sila masasabi nating mahusay sa paggamit, ang media po ay nagkakaroon sa kanila ng hindi magandang impluensya. Alam po naman natin ang tinatawag na internet pornography. At ang ating mga kabataan ay maagang nabababad o nai-expose sa ganitong uri ng media na hindi po nakakatulong sa kanila. Pangalawa po ang tinatawag nating economic pressure. Nung araw, tatay lamang ang nagtatrabaho para buhayin ang pamilya. Ngayon, kailangang pati ang nanay ay magtrabaho na rin para kumita ng sapat. Pagkat ang kita ngayon ng isang pamilya hindi na po sumasapat sa dami ng pangangailangan. Kaya po nangyayari na kundi man ang tatay o ang nanay ang mag-abroad
mag-OFW para sa extrang income na kailangan ng pamilya dito po sa Pilipinas. Subalit ito po ay meron ding negatibong epekto sa buhay ng mga bata, lalong-lalo na po yung mga batang naiiwan malayo sa kanilang ina, malayo sa kanilang ama. Kapag ang isang miyembro ng pamilya, lalo na ang tatay o ang nanay ay mawawala, hindi na po buo ang pamilya. Hindi na po buo. At sapagkat hindi na po buo, nagsisimula na po dito ang problema sa pamilya. Kung wala ang tatay, mahirap ipatupad ang disiplina. Kung wala naman ang nanay, yung pagsubaybay, lalo na sa mga kababaihan, sa mga dalaging din, sa mga dalagit at mga babae, yun po ang nawawala, ang pagtutok sa ating mga kabataang babae. Ang ikatlo po ay ang tinatawag nating materialistic attitude, yung bang ang halaga ng tao ay parang sinusukat na ngayon sa material na bagay na meron sila. Ito ngayon ang tinututukan at binibigyan ng pansin ng mga tao. Para bang mas mahalaga ka ngayon kung meron ka nito, kung meron ka nito, kung masusunod mo ang mga bagay na gusto mong makamit. Ang ating pong mundo ay very consumeristic. Talagang marami ang iniaalok ng mundo sa atin. Mga material na bagay na tayo naman sa ating pagsisikap at sa ating pag-asam na gumanda ang takbo ng ating kalagayan, pilit natin itong bibilhin o kukunin kahit na ito ay mangangahulugan ng financial consideration o yung tinatawag na kakulangan sa pera. Inuulit ko po, ang kinikita at ang pumapasok na pera sa pamilya sapat lamang. Kung ang pamilya ay hindi magiging sabihin po nating magbibigay ng konsiderasyon, maaaring magtulak ito upang abutin o kunin ang mga bagay na hindi naman kailangan. At ang ika-apat, yung pong kahinaan ng karakter. Weakness of character. Humihina po ang karakter ng ating mga kabataan ngayon. Kaya po nagkakaroon ng pagbubuli sa eskwelahan. Isang mabigat pong problema yan. Sapagkat ang bata po ay hindi nabibigyan ng maayos at magandang formation sa bahay pa lang. Akala nila tama yung kanilang ginagawa sa labas ng tahanan. Kaya ito po ay isang mabigat na problema, itong bullying sa eskwela. At kung sakasakali, isa man dito ay nakakaapekto sa pamilya, meron pong paraan, meron pong solusyon at hindi po nawawalan ng remedyo. Unang-una po, sa negative influence ng media, kailangan lang po ay imo-monitor ng mga magulang at iko-control ang activities ng kanilang mga anak, lalo na pag nasa bahay at walang pasok. Economic pressure ang hinihingi po sa atin ngayon ng pagkakataon ay unahin lang muna po. Ano ba talaga ang kailangan, kuya? Ano ba talaga ang kailangan, ate, sa ating buhay, pamilya? Kung kailangan ng isang bagay, wala na pong masama doon. Ipurso, kunin, gawin. Pero kung ang isang bagay hindi naman kailangan at ginusto lang, palagay ko po, dyan tayo kinakailangan magrenda, pigilan ng ating sarili. Materialism, simple lang po yan. Simplihan lang natin ang buhay. Simplicity is still the best. Huwag nating gawing komplikado ang ating buhay. Sapagkat sa sandaling gawin natin komplikado ang buhay, dito na po magsisimula ang ating problema. Tandaan, ang madalas na nagiging problema ng pamilya ngayon ay pera at pera at pera at pera. Na ang ibig sabihin, hindi sila marunong maghawak at mag-ayos ng kabuhayan. Pang-apat po, weakness of character. Ito po ang kailangan po dito ay yung gabay ng magulang. Formation sa loob pa lang ng tahanan.
Ibalik po ang pagtuturo ng mabuting asal. Turuan ang mga bata. Hikayatin silang magdasal. Tumawag sa Diyos at magsimba, pagkat ito po ang magpapalakas ng kanilang mga karakter. Ito ang magpapalakas ng kanilang loob, para kung dumarating ang pagsubok at problema, kaya nila itong pangasiwaan na hindi nasisira ang kanilang loob at ang kanilang isipan. Mga kapatid, kaya po natin ipinagdiriwang ang Holy Family ay upang gawin nating halimbawa ang pamilya ng Nazaret, pamilya ni Jose, ni Maria at ni Jesus. Sila po ang ating magiging modelo. Sila ang ating tatawagan. Sila ang ating hihinga ng tulong. Silang pamilya ang ating kakapitan kapag dumarating ang pagsubok ng buhay sa pamilya. At umasa po tayo. Kapag tayo po ay humingi ng tulong sa banal na pamilya, Jesus, Maria at Jose, ang pamilya po ay mananatiling tahimik, mapayapa. At kahit ano po ang dumating sa buhay, kayang-kaya pong pagtagumpayan sapagkat ang banal na pamilya ang tutulong at gagabay. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Reverendo Padre Reynaldo Reyes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayong lahat ng poong may kapal.